Ang Aklan Piñahanlum Weaving ay hindi lamang isang tradisyon na nagbibigay kabuhayan sa mga naghahabi. Ito rin po ay nagtataglay ng kwento, sining at pagpapayaman ng kultura ng aklan. Kaya naman bago natin talakay ng pinya weaving ay panoorin po muna natin ito. Mabusisi at dumadaan sa mahabang proseso. Yan ang piniahandlong textile. Sa kabila nito, ito ay matyaga pa rin na ipapasa sa presenteng panahon. Kaya muli, isang karangalan para sa bansa ang makilala at maitala sa listahan ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO ang Aklan Piñahanlum Weaving bilang Intangible Cultural Heritage of Humanity na masasabing ang Pilipinas ang nag-iisang bansa na gumagawa ng piña cloth sa buong mundo. Ang karangalang ito ay isang pruweba ng matyagang paglalathala ng National Commission for Culture and the Arts katuwang ang opisina ni Senator Loren Ligarda. Ito ay isang patunay ng mayamang kultura, malawak na kaisipan ng mga Pilipino, matiyagang pagpapahalaga at pagpapanatili, lalo na ng mga Akyano sa Piña Handloom Weaving. At kaugnay nga ng ating napanood at para bigyan tayo ng mahalagang impormasyon tungkol sa Aklan Piña Handloom Weaving ay makapanayan po natin ang cultural master ng piña weaving na si Ma'am Raquel Eliserio. Good morning po and welcome sa Rising Shine Pilipinas. This is Profit Together with Diane. Good morning, ma'am. Ms. Raquel, good morning po. Yes, magandang umaga po sa ating lahat. Sa inyo po dyan sa studio, magandang umaga po. Okay, Ms. Raquel, ang pagkilala po ng UNESCO ay hindi lang tagumpay para sa aklan, kundi para po sa buong bansa. Sa palagay po ninyo, paano po ito makatutulong, Ms. Raquel, sa pagpapalawak po ng kaalaman at suporta na rin po para sa pag-preserve at pagtataguyod po ng mga traditional na sining sa Pilipinas tulad po ng Aklan Piña Handloom Weaving, ma'am? Ma'am, sorry po, naputol po ata, hindi ko narinig, hindi ko kayo marinig. Okay, no problem po, ma'am. Ito pong pagkilala po ng UNESCO, matagumpay po ito, ma'am. Yung pagkilala po ng UNESCO po ay tagumpay po hindi lamang po para sa aklan, pero pati na rin po sa buong Pilipinas. Sa inyo pong palagay, ma'am, paano po ba makatutulong itong recognition na ito para mapalawak po yung kaalaman at ganoon na rin po yung suporta para po sa pag-preserve at pagtataguyod po ng mga traditional na sining sa Pilipinas tulad po ng Aklan Piña Handloom Weaving, ma'am? Okay. Yes, ma'am. Itong pagkilala ng UNESCO ay napakalaking bagay o para magiging daan ito para mas lalong mapalawak ang kaalaman hindi lang ng ating bansang Pilipinas kundi buong mundo na ang piña weaving dito sa amin sa aklan ay kultura na hindi siya nawawala at patuloy na yumayaman na pinagpapatuloy o isinasampuhay naming mga bagong henerasyon. Alright, ma'am, paano ka naman nagsimulang mapamahal dito sa Aklan Piña Handloom Weaving? Kwentuhan mo kami kung ano ba yung naging journey mo bilang isang cultural expert. Naku, mukhang nagkakaproblema talaga tayo sa signal. Ako ay namulat po nung maliit pa na ang... Sige, ma'am, go ahead po. Putol po. Okay po ba? Yes, we can hear you, ma'am. Go ahead po. Ako po ay namulat sa paghahabi. Yes, ma'am. Opo. Ako po ay namulat sa paghahabi ng aking mga lolo at lola, ang aking mga bagulang. Ay ito po ang trabaho. Parang araw-araw ay ito ang kasama ko. Lumaki ako nga, mas nakilala ko ang pinya at lalo ko siyang pinahalagahan at pinahal. So kinilala ko maigi ang pinya hanggang sa natuto ako sa lahat ng proseso na ginagawa nila at nakita ko kung gaano kahalaga yon sa buhay ng aking pamilya. Ito ay malaking tulong, parang kaagapay namin itong paghahabi sa hirap ng buhay. Kaya mas lalo ko siyang inaral, mas lalo ko siyang lahat ng proseso. Hanggang sa natuto ako lahat ng lalo na ang paghahabi na itinuro ko
sa aking mga kamag-anak, sa makpa, dumami pa sila hanggang naging hanap buhay. Wow. Mas inaral ko pa rin, mas tinuloy-tuloy ko hanggang sa yung mga gumawa ng pattern, mga design na sa palagbago ko para po mas maipaalam sa mga kabataan na mayroon pang magagawa ang ating pinya weaving, mayroon, hindi siya magpapahuli, lalo na sa pattern at mga bagong technique. Yun po siguro ang aking sa aking mga kabataan. Ang journey po ng pag-weaving ko ay hindi madali, mahabang proseso, mahirap, pero hindi ko po ito inayawan, hindi ko siya sinukuan talaga. Dahil bawat hirap na ginagawa ko ay mayroon akong nakikitang magandang resulta at tagumpay po. Lahat po ng aking mga gustong gawin ay nagagawa ko na maayos at yun. Pwede ko siyang masasabi na isinasama o sinasali ko siya sa mga competition at iyon ay nakatulong para ipaalam sa mga kabataan at sa iba pang mga weaver na ang pinya weaving ay hindi lang pangkabuhayan kundi makatulong sa aming pamumuhay. At bilang isang weaver din po, gusto ko pong pagpatuloy namin kasi nga po pinagpapatuloy namin na hanggang ngayon ay nandun pa rin. Hindi ako bumibitaw para po mas... Na ang galing ano nung... Sa kwento ni Mama, no? Na ipasa siya sa mga next generation. Yes po, kwento na mula sa aming mga ninuno kung gaano kahalaga sa kanila ito po. Opo. Ayun. Yes. At saka nape-preserve nga natin itong cultural tradition na ito. Ma'am, tanong ko na rin din, ano po yung mga hamon na pinagdadaanan po ninyo sa pagsusulong po ng tradisyon ng Aklan at Pinya handloom weaving, ma'am? Marami pong mga dayuhan na may gustong ay babaguhin nila, mayroong makina na gagawin sila tapos sa pag-process ng pinya fiber or ng weaving. Pero siyempre po ang pinya is parang ang hirap po siyang gawin na gamitan ng mga anong makina pamantiyan. So mayroon pong ibang mga tools na gustong baguhin at sa akin, para sa akin, ayokong payagan yun dahil nga po yun ay tradisyon na namin na ayaw ko rin baguhin. Para sa akin ay yun ang maganda, yun ang mahalaga. Doon nakilala ang buong Aklan niya weaving, lalo na sa buong Pilipinas. Parang gusto ko siyang i-preserve talaga dahil wala pong makakagawa nun, wala pong makakagaya po. Oo, at kaugnay niyan, siyempre, gusto namin malaman yung naramdaman mo nang binigyan ng suporta ito ni Senator Loren Legarda at ng National Commission for Culture and the Arts, so NCCA, sa pagpapalaganap at pangangalaga ng Aklan Pinya Handloom bilang bahagi ng ating kultura. Siyempre po, naguma po, nasaya, wala po. Kasi po ito na-inscribe na siya o kinilala na ng ng buong mundo na. Yun, marami pong mga tulong akong narinig at alam kong mangyayari yon. Inaasahan po namin yon bago pa man mangyari. Ay lubos ang aking pasasalamat. Ang aming pinya weaving po dito sa Aklan ay para sa akin bilang isang cultural master ay mahirap bilang isang individual na ipagpatuloy at ipreserba ito o magkaroon ng isang boses para po may pagpatuloy na iparating sa mga kababayan o sa mga kabataan kung ano ang halagahan na sinusuportahan ng ating gobyerno, lalo na po si Senator Loren Legarda at ng NCCA. So ang tulong po na ibinigay sa amin ay napakalaking kumbaga po ay maliwanag na pag-asa para sa aming mga weaver dito sa Aklan para po ma-preserve at mapangalagaan namin ang aming pinya weaving at para po maituloy ng mga bagong henerasyon sa ngayon. Grabe, no? Tinitingnan ko rin yung ating videos. Talagang
kumbaga made with love at saka tinatsaga talaga nila. Very intricate, ang ganda eh. Correct. Talagang pinang-pinang pagkagawa. Well, ma'am, proud po kami sa inyo. At salamat po sa pag-preserve ng tradisyong ito na talagang ipagmamalaki po ng bawat Pilipino. Thank you very much for sharing your story dito po sa Rise and Shine Pilipinas, sa mga kaalamang binigay niyo po sa amin tungkol po sa Aklan Piñahan Loom Weaving. Ma'am Raquel Eliserio, muli salamat po sa inyo.